1494, your entertainment radio. All entertainment, all the time. DWSS 1494, your entertainment radio. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat walang kasing swerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allah na pumipintig sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa La Ilaha Illallah. Pananampalataya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid na landas ay wala pong makakapagpaligaw. At ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kung kaya po ay ganoon na lamang para parati ang ating mga papuri at pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil napakaswerte po natin nakamusliman na nagabayan sa matuwid na landas. Para po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, muli po ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para naman po sa ating mga non-Muslim listeners, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Muli po ay nandirito na naman tayo minsan pa sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan sa impilang DWSS 1494 AM Radio tuwing araw po ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Live po ito sa YouTube, Manila Time alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Live sa YouTube, itype mo lamang sa YouTube, Salim Gimba. Idugtong mo ang petsa, February 8, 2020. O kaya, Islam ang Solusyon, February 8, 2020. O kaya, DWSS Radio, February 8, 2020. At inyo po matutunghayan ang ating programang ito ay kagandahang loob po na hatid sa atin eksklusibo ng Great Crescent Flour Corporation. Ito po ay importer ng best quality halal with flour. Nawa ang ating eksklusibo na sponsor ay gantimpalaan ng Allah kasama ang buong pamilyang kamusliman. Nang higit pa na mas malaking kayamanang gugugulin sa landas ng Allah. Nawa ang buong pamilyang kamusliman ang ating eksklusibo na sponsor ay maging matagumpay lahat dito sa mundo at higit sa lahat po ay maging matagumpay nawa silang lahat manahanan sa pinakamataas na antas ng paraiso, Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalataya, maganda po ang topiko natin ngayon. Napapanahon. Panahon na po ng Valentine's Day. Season of Valentine's. Kasabay niyan, season of junior-senior prom ng mga high school students sa junior at saka sa senior levels. At marami na naman po ang mga kabataang Muslim ang mahahatak na naman po sa pagkaligaw pag hindi natin naagapan. Ito pong topiko na ito, itong dalawang topiko na ito, Valentine's Day
at saka ng junior-senior pro. Hindi po ito tinatalakay sa mga khotbah. Hindi po ito tinatalakay sa mga radio at sa mga lecture sa masjid. So, paano po malalaman ng ating mga kabataan ang tungkol sa dalawang lason sa kabataan ng Valentine's Day at ng junior-senior prom kung hindi natin ipaparating? Kaya po, ito ang ating gustong iparating po sa inyo. Makinig kang maigi, kabataang Muslim, dahil ito po ay para sa inyo. Pati na rin po sa mga adult, mga matatanda, mayroon po mga nagsiselebrate din ng Valentine's Day kahit na mga matatanda na. Kinakailangan po ay ating iparating ito sa sambayan ng Muslim. Bagamat mga kabataan ay hindi natutuwa kapag ito ang lecture. Mayroon pa nga, lecture ang inyong abang lingkod. Opo. Pero biglang na-reschedule dahil alam nila ata na ang ibabanat natin Valentine's Day at saka GS Prom. Opo, Allahu Akbar. Anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag po ang munkar ay pinanunood lang natin at hindi po natin sinisita, nakikita aming munkar at walang nagsasalita. Ano po ang sabi ng hadith? Kapag nakita ng mga tao ang kasamaan at hindi nila ito binabago, hindi magtatagal, silang lahat, damay pati na mga mabubuti, pero walang ginagawa para sitahin. Silang lahat ay pupuksain ng Allah ng kaniyang kaparusahan. Authentic po na hadith. Hadith Ahmad. Graded po authentic ni Saik Al-Albani sa kanyang Sahih Al-Jami, Volume 1, Hadith 398 for your complete reference. Dahil dyan, hatiin po natin sa dalawang topiko ang ating isang oras na lecture. Wala nang isang oras na titira. Unahin natin ang Valentine's Day, pagkatapos po ay isunod natin ang junior-senior prom. Sige po. Okay. Unang punto sa ating unang topiko. Ano po ang hukom sa Islam tungkol sa mga Muslim na nakikipagbatian ng Happy Valentine's? Nakikipagbatian ng Valentine's Day sa kapwa Muslim o kaya sa hindi Muslim? Ito po, magandang tanong. Pangalawang tanong, mga Muslim po mismo na umaattend ng mga Valentine's Day party, ano po ang ruling sa Islam? Kailangan mga kabataang Muslim, malaman po ninyo, maging edukado po kayo tungkol dito sa ating tinatalakay. Pangalawa po na tanong, mga Muslim na nagbibigayan ng Valentine's gifts, ano po ang hukom ng Islam? Para malaman mo. Dahil hindi ito tinatalakay masyado. Dapat itong mga big events na ito ay binibigyan natin ng diin, tinatalakay para po ma-educate yung kabataan. Kaya ginagawa ng kabataan kasi hindi niya alam. Walang nagpapaalam, walang nagpapaalala. Pangapat po, na naman. Mga negosyante na mangungumpra at magbebenta na naman ng mga Valentine's paraphernalia. Mga hugis puso, pulang-pula ang kulay. Ibinibenta, mabenta na naman. Allahu Akbar. Ano pang hukom sa Islam? Number 5, mga kabataang kamusliman, pati ng mga maedad, mga katandaan, nagsisipag date-date. Puno po ang mga motel. Kapag po Valentine's Day, puno ang mga motel. Nakikipag date-date. Kahit na mag-asawa. Nag-date kapag Valentine's Day. Allahu Akbar. Ano pang hukom sa Islam tungkol sa mga ito? At sino po nagbigay ng hukom? Hindi po si Salim Gimba. Lalong hindi po ang programang ito. Ang nagbigay po ng hukom, Fatawa Islamiyah, Volume 1. Nanduroon yung maraming hukom tungkol sa birthday, tungkol sa Christmas, tungkol sa Valentine's Day, at iba pang mga non-Islamic festivals. Okay. Bago natin basahin ang kanilang mga rulings, dumako muna tayo sa punto numero 2.
Alamin muna natin, kilalanin natin sino ba si Santo Valentino. Kailangan malaman natin. Importante. Siya po ay isang pari. Father Valentino. Romanong pari na ipinadala ng Vatican sa Aprika. At napaslang ng mga Aprikano. Ipinadala siya doon para manghikayat sa mga katutubo at akayin sa pananampalatayang Kristyanismo. Sa kasawiang palad, siya po ay pinaslang ng mga katutubo. At siya po ay inilibing February 14, year 269 AD. Siya po ay pinaslang at siya po ay inilibing February 14, year 269 AD. Matagal na yun, na panahon. Kasama po siya sa pinarangalan ng Vatican nang kung tawagin po ay early Christian martyrs. Kasama siya. Dahil napakaagang panahon yun, 269 AD. Opo. Nang kalaunan po ay siya po ay na-promote at ginawa po na santo ng Vatican. At dahil sa siya ay naging santo, kagawian ng pananampalatayang kakristyanuhan na ang santo ay dinadalanginan. Nagdudua. Kumbaga sa atin ng mga Muslim, nagdudua, nananalangin. Sila ay nananalangin sa mga santo, lalo na ang mga magsing-irog. Mga lovers kuno. Pagdating ng Valentine's Day, sila po ay nananalangin kay Santo Valentino na ang kanila raw pag-iibigan ay maging forever. Allahu Akbar, Subhanallah. Ngunit, 1969, 1,700 years after, ay bigla siyang hinubaran ng Vatican ng pagiging santo. So, hindi na siya santo. Mula 1969, hindi na siya santo. Lamang ay hindi alam ng kakristyanuhan, kaya patuloy pa rin ang mga kakristyanuhan sa pagpapanalangin kay Valentino na inaakala nilang Santo Valentino pa rin. At ang masaklap nito, pati na po mga Muslim, nakiki-celebrate. Paano ba sineselebrate ang Valentine's Day? Una, bigayan ng bulaklak. Makikita mo yung binata, mabentang-mabentan naman ang mga bulaklak, sigurado. Tataas naman ang presyo. Makikita mo yung binata, bibili ng bulaklak. At may mga Muslim mismo na kabataan, bibili ng bulaklak. Sa araw ni Valentino, libing ni Valentino, Piesta Valentino, para ibigay sa kaniyang iniibig. At sa FB, sa social media, marami na naman ang magsisipag. Itatag ka at mayroong mga bulaklak o kaya hugis puso na kulay pula. At Muslim mismo ang gagawa niyan. Kasama niyan, mga bulaklak bigayan ay, lalo na po sa college, ha? Mga Muslim na college, high school students kasama na. Mga nagbibigayan po ng bulaklak, mayroon pang nagbibigay ng chocolates. Mayroon ding date-date. Bigayan ng anumang mga kagamitan na kulay pula at hugis puso. Romantic mating at mayroon pang mga love-making. Allahu Akbar, hindi po yan love-making. Yan po ay zina, adultery. Ang mga motel po puno na naman ng adultery. Hindi po yan araw ng pag-ibig, kundi araw po ng mga relasyon na bawal. Mga relasyon na walang basbas ng kasal. Allahu Akbar. At ina-address ng ating lecture ay mga Muslim, siyempre. Mga non-Muslim, ay yan ang kanilang, iba ang kanilang mundo sa ating mundo. So, ang ina-address natin ay ang Muslim. Bagamat ang mga non-Muslim, pwede rin makapulot na mahalagang punto sa ating lecture kung makikinig sila. Okay. Pinopromote po sa araw na iyan ang tinatawag na adultery. Subhanallah. At hindi lang po adultery, kung hindi lang immorality,
pinopromote din dito ang shirk, pagtatambal, idolatria, adultery, at saka idolatria. Halos makatunog, idolatria, adultery. Idolatria, pagtatambal sa Allah, adultery, zina, pangalun niya. Bakit shirk? Tinatawagan nila si Santo Valentino. At minsan may makikita kang binata sasama sa kanyang girlfriend na Christian. Pupunta silang simbahan at nananalangin si babae. Sabi ni babae kay binata na Muslim, kung talagang mahal mo ako, samahan mo ako simbahan. Mananalangin tayo na ang ating pag-ibig ay forever. Allahu Akbar, subhanallah. At sumama ka binata. Makinig ka mabuti. Ikaw na binata, sumama ka. Simbahan. At sabay ninyong tinatawagan si Santo Valentino. Allahu Akbar. Nakagawa ka binata ng Shirkul Akbar. Na kapag hindi ka nakapagtawbat at inabutan ka ng kamatayan sa araw na iyan, ikaw ay nakagawa ng ikatutupok mo sa apoy. So mga kabataan kamusliman, ito po ay paalaala natin sa lahat na ang shirk po, isa sa katangian ng Valentine's Day celebration. Hindi lamang ito ay celebration ng mga bawal na relasyon. Hindi lamang ito celebration ng mga pangangalunya, puno ang mga hotel. Ito rin po ay kasama ang tinatawag po na idolatry. Panawagan, pagdudoa sa mga nilalang na walang karapatan na dalanginan sapagkat hindi sila ang lumikha ng buong santinakpan. Mga kapatid na kabataan, nais natin itong iparating sa inyo na huwag na huwag kayong mabuyo ng inyong mga barkada tungkol sa Valentine's Day. Huwag na huwag kayong mabuyo na mag-organize ng Valentine's party. Minsan, mayroon ka pang mababalitaan na kabataang Muslim na sila mismo mag-o-organize ng Valentine's party. Subhanallah. Sila mismo mag-organize. Uupa sila ng sounds, uupa, magre-rent sila ng venue, mag-contribute sila ng pagkain, din magsasayaw, magdamag. Marami po ang kabataang ganyan na dapat mga magulang ay inyong bantayan ang inyong mga anak bago pumasok ang February 14. Tingnan ninyo ang inyong mga anak, baka may daladalang mga something na pangregalo. Allahu Akbar, lalo ng mga binata. Subhanallah, subhanallah. Aware po kayo na ang Valentine's Day ay hindi lamang pangangalunya, involving pangangalunya, kung hindi pati na po ang gawain po na shirk. Ngayon, matapos natin po bigyan ng backgrounder ang Valentine's Day, ngayon naman po ay balikan natin yung tanong. Ano ba ang mga ruling sa Islam? Binati mo yung Muslim or non-Muslim ng Happy Valentine's. Nagkakaisa po ang mga scholars. Wala kang makitang scholar. Ewan ko lang, ha? Maliban na lamang po sa mga pulpul scholar. Bakit meron mong pulpul na scholar? Opo, maraming scholarship. Merong scholarship sa tumpak na kaalaman at meron ding scholarship sa ligaw na kaalaman. May nag-aral, ilang taon ginugol sa pag-aaral ng ligaw na akida. Scholar din yun. Maalam din sa ligaw na kaalaman. Ang tawag rin pulpul na scholar. Mayroon ding scholar na gumasto ng maraming taon sa pag-aaral ng tuwid na kaalaman. Scholar din yun. So, ibig sabihin, scholar, puno ng kaalaman. Ngunit ang kaalaman, may kaalaman na mabuti, may kaalaman na masama. Okay. Wala po tayong makikita na Islamic religious scholar na sasabihin niya na ang Valentine's Day celebration ay halal. Maliban lang sa scholar na pulpul. Sinabi natin, ha? Kaya ang pagbati ng Happy Valentine's, ito po ay haram.
ayon sa pinagbabatayan natin na source. Ang mga Muslim na umaattend ng Valentine's party ay nakakagawa po ng kasalanan. Nakakalang magtaubat. Ang pagbibigayan po ng regalo, Valentine's gifts, ito rin po ay gawain na haram na kailangan malaman mo, kapatid, sa pananampalataya. Kabataang kapatid sa pananampalataya, dapat po malaman ninyo na ito po ay haram. At mga negosyante, nandito na naman tayo sa mga negosyante. Mangumpra para ibenta na mga Valentine's parapernalia, mga hugis puso na unan, pulang-pula ang kulay at iba pa, ibinibenta na walang ibang paggagamitan kundi i-celebrate ang piyesta ng Valentino. Ito po mga kapatid sa pananampalataya, kasama po ito sa rulings na haram. At ganoon din po ang mga Muslim na makikipag-date. Lalo na kung hindi naman mag-asawa. Lalo na kung hindi mo naman kaano-ano. Nakikipag-date ang mga ito, ito po ay haram sa atin, pati na po yung mismong mag-asawa. Kahit na mag-asawa mismo. Kasal, Muslim, na lalaki, Muslim na babae, mag-asawa, ngunit nag-de-date, pwede naman regaluhan mo misis mo ibang araw. Bakit kailangan itapat mo pa ng February 14? Pwede mo naman siyang i-treat o i-date ng ibang araw ang misis mo. Huwag mo itapat ng February 14 dahil sabit ka, kasama ka sa pagtulong, suporta sa isang festival na ipinagbabawal po sa atin sapagkat itong festival na ito ay involving ang shirk at idolatry. Lahat po ng mga motel, tandaan ninyo, punong-puno kapag po Valentine's Day. Subhanallah. Therefore, ang lahat ng mga Islamic religious scholars, wala kang makikita na sino mang religious scholar na sasabihin niya na ang Valentine's Day ay halal. Subhanallah. Wala kang makita. Maliban lang sa iba ang pinag-aralan niya. Iba ang scholarship na kanyang pinag-aralan. Allahu Akbar. Ligaw na scholarship. Okay. Punto numero 4 na tayo. So tapos na tayo sa backgrounder, ruling. Dito na tayo sa punto patungkol po sa ulitin natin. Bakit? Bakit bawal? Ilang beses natin sinabi kanina. Ulitin natin. Bakit bawal? Mayroon po siyang elemento ng shirk. At ito po ay may elemento ng zina. Adultery. Illicit affairs. Boyfriends, girlfriends. Alam ninyo, mga kapatirang kabataang Muslim, napakarami na po ang mga Muslim na mga marurunong na rin po makipag-boyfriend, girlfriend, Allahu Akbar, na hindi alam ng mga magulang. Sa social media ba naman? Sa teknolohiya ba naman? Cellphone, telepono, etc. Mga kabataang kamusliman, ito po ay iwasan ninyo dahil isa ito sa mga kasangkapan ni Satanas upang iligaw ang kabataan sa pamagitan ng boyfriend-girlfriend relation, lalo tigit kapag dumarating ang ganitong okasyon, Valentine's Day. Nagtatagpo sila, nagkikita, at minsan kung saan-saan nakakarating, Allahu Akbar, Subhanallah, ipalayo nawa kayo ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa gayon po ay, huwag mabuyo sa mga gawain po na kapuot-puot sa paningin ng Allah. Mayroon kang makikita po na kabataan na dahilan sa kanilang kadate sa Valentine's Day, hindi nila sinusunod ang kanilang mga magulang. At kapag nakiusap ang magulang na huwag ituloy ang date, nagdadabog, galit na galit sa magulang, Allahu Akbar, Subhanallah. Mayroon ka bang makikita ng mga kabataan na inaalimura ang kanilang mga magulang dahil hindi natuloy ang kanilang date sa kanilang boyfriend o kaya girlfriend? Allahu Akbar, Subhanallah. Pag sumikapan ng kabataan na huwag siyang maligaw ng landas at itong darating na February 14, alisto kayo. Marami po ang kabataan na maliligaw ang landas ng araw ng 14 ng February. Nagiging kagawian na ito ng mga non-Muslim
at nakasanayan na ng Muslim, lalo tigit ang Muslim na lumaki sa sambayan ng non-Muslim. Subhanallah, subhanallah. Dahilan dyan, mga kapatid, sa pananampalataya, huwag na huwag mong sasabihin. Halimbawa, pati na sa mga negosyante, na negosyo lang yan, bro. Parang Christmas paraphernalia yan eh. Tapos sabi ng mama, negosyo lang yan, bro. Wala naman sa puso ko na sinasamba si Valentino. Kahit na. Pero tinutulungan mo ang isang piyesta. Tinutulungan mo paano mairaos ang isang piyesta na alam mo na piyesta na pagtatambal sa Allah. Piyesta ng ipinagdiriwang ay bagamat hindi na nila alam, bagamat hindi nila alam na hindi na siya santo, ang pakiwari pa rin ng sambayanan buong mundo ng kakristyanuhan ay santo pa rin si Valentino na hinihingian ng saklolo. Dinudulugan para hingian ng saklolo ng mga magsing irug. Subhanallah. Dahilan dyan, mga kapatid, sa pananampalataya, nais natin itong iparating sa kabataan para bigyan sila ng alarma na huwag makigaya-gaya. Dahil kasama rin sa gawain po na shirk. Makigaya-gaya. Pag ang ginagaya mo, musyrik, nagiging musyrik ka. Ginagaya mo kafir, nagiging kafir ka. Yung hadith, ilang beses natin binabasa kapag khutbah at lecture. Binabasa natin para parati yung hadith, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, sino man nakikigaya-gaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Nang ibig sabihin, kapag ang ginagaya mo mga kuffar, ito ang kanilang piyesta. Bigayan ng bulaklak, bigayan ng chocolate, date-date. Ginagaya mo sila. Ito ang kanilang piyesta, kultura. Ginagaya mo sila. Yung nagiging katulad kanila. Na ibig sabihin, kung sila ay mga kuffar, magiging kafir ka. Subhanallah, ipalayo na watay ng Allah. So therefore, mga kabataang Muslim, ito pong lecture na ito ay minsay sa inyo. At pati na rin po sa mga katandaan na mahilig din po makipag-date-date. Ah, may mga edad na. Baka lulo na yan. Mahilig pa rin makipag-date. Ah, subhanallah. Allahu Akbar. Valentine's Day. Subhanallah. Ulitin natin. Apat na dahilan bakit bawal ang Valentine's Day sa atin ng mga Muslim. I-summarize natin yung unang bahagi ng ating lecture. First part ng ating lecture. Number one, ang Valentine's Day celebration ay naglalaman ng elemento ng Shirkul Akbar. Paliwanag. Number two, ito po ay pinopromote niya ang adultery, zina. Paliwanag. Number three, kapag po sumasali ka, either sa pagbati or pagbibigay ng regalo, o kaya ipagsiselebrate sa pamagitan ng pag-organisa ng mga party, Valentine's party, ikaw po ay tiyak na sumusuporta sa gawain po ng mungkar. At pang-apat na dahilan, ito po ay panggagaya sa kultura ng mga kuffar na haram po sa atin. Marami ang kabataan talaga na nahawaan na impluensyahan ang isipan. Dito po nasisira ang lipunan. Impluensya. Impluensya ng kulturang ikapupuot ng Allah. So dahilan po sa marami ang kabataan na walang edukasyon sa Islam, kapos ang edukasyon sa Islam, aba eh, napakadali-dali po matuto ngayon. Mayroong Google, may YouTube, social medias, matututo ka talaga, napakadali matuto, ngunit ayaw. Tamad nung tao matuto. Pwede kang matuto talaga ng Islam, Google lang. Piliin mo lang yung mga sites, piliin mo lang yung mga referensya na hindi ligaw. Marami ang Muslim na matututo sa Google at saka sa YouTube ng katuroang Islam. Ngunit tamad, okay. Dahilan sa katamaran, hindi niya namamalayan na ang kanya palang pagsiselebrate ng Valentine's Day ay ini-imitate, ginagaya ang mga kuffar na siya ay nagiging kafir din. So, ganyan kahalaga ang kaalaman. Okay. Dahil nakakalating oras na tayo, dumako na puti sa pangalawang paksa. Dalawang paksa, actually, dalawang topiko ang ating lecture, ngunit pinagsama natin. Dahil, tama-tama, next week po,
February 14 na. Next week. 8 na ngayon. So ilang araw na lang? 6 na araw. 14 na. February. So magandang advance natin ito na in-lecture sabay. Pangalawa. Ito ang matindi. Mas matindi itong pangalawa. Junior, senior, prom. Na minsan, hindi minsan, madalas, isinasabay nila sa Valentine's Day. Ang junior, senior, prom. Ito na naman. Kapag po mayroon kayong anak na high school na ang kanyang level ay junior o kaya senior high school, bantayan ninyo. Alamin ninyo sa kanila ano ang petsa ng GS prom, junior senior prom. Nang sa gayon po ay magwardyahan ninyo ang inyong anak na huwag niyong pasalihin. Sa gabi ng GS prom. Bakit bro? Ano ba yan? Ano ba yan? Okay, unang punto. Unang punto ng ating pangalawang topiko. Ano ba ang junior-senior prom? Ito po ay isang pagtitipon, gabi na pagtitipon ng kabataan na ang kanilang mga level ay junior-senior high school students. Isang pagtitipon na hindi po pagtitipon ng para mag-igib ng kaalamang Islam tulad ng pagtitipon ng Islamic seminar, hindi po. Ito po ay pagtitipon para magsayawan. Nagets mo? Magsayawan. Literally magsayawan. Sayawang pagtitipon ng mga junior at saka mga senior high school students isang gabi na ang kabataan po ay magsisipagsuot ng magagarang damit. Maninipis, maiigsi at kita ang mga aurat ng kababaihan. Kung todong make-up, humahalimuyak sa pabango, lalaki o babae. Mas grabe sa Valentine's Day. Eh hindi ito alam ng mga magulang. Ang alam nila Valentine's Day, hindi na alam yung junior-senior prom. Kung tawagin GS prom. Subhanallah. Ito po ay isang gabi ng kantahan, sayawan at musika. At pag sinabi mong kantahan, sayawan, musika, kasama ron yung baile. Sweet music. Yakapan ni lalaki at ni babae. Yakapan ni dalagita at binatilyo. Aha. Sa mga kanluraning bansa ito nagmula. Mga magulang mismo at mga guro nagtutulungan upang iorganisa ang ganitong gabi upang ang mga binatilyo at mga dalagita maglapit ang kalooban. Nagets mo? Mabuting magets mo. Isang gabi yan. Napakaraming nabubuo. Mayroong pang mga humahantong sa motel. Hindi lang dun sa sayawan. Allahu Akbar. Ipalayo nawa tayo ng Allah. Mga anak natin. Subhanallah. Sa mga mayayaman na paaralan, hindi po inuupahan nila ang mga sounds. Ang inuupahan nila mismo mga live na banda. Live na mag-perform ng tugtugan at awitin. Allahu Akbar. At ang kanilang mga inuupahan na venue ay mga ballroom dancing venues. Mga mayayaman. Ito po kasi ang tinatawag nilang first formal event sa buhay ng kabataang kakristyanuhan. Kauna-unahan daw na formal event ni Binatilyo at ni Dalagita. Allahu Akbar. At nakigaya na ang mga Muslim na kabataan. Hindi po ito compulsory sa school. Pwede ka mag-excuse. Yung ibang school, kaya namimilit kasi yung kontribusyon kumikita in teacher. Kontribusyon pambayad sa pagkain, inumin, sounds and music, at saka venue, etc. Hindi ito compulsory, sabihin mo sa teacher mo at may karapatan ka dahil mayroong DPED order na hindi pwedeng ipilit sa Muslim ang labag sa kanyang pananampalataya. Pwede mo sabihin sa teacher mo na, ma'am, haram, bawal po sa amin ng mga Muslim, tugtugan, sayawan, kantahan, musika, kain.
ng haram na pagkain, inumin, mayroong alak. Allahu Akbar. Ito po ay bawal sa amin, ma'am. Bawal sa amin, sir. Hindi pwedeng ipilit sa amin. Ito po ay labag sa aming pananampalataya. Excuse ka sigurado. Kaya lang, mismo ang bata ang gustong gusto. Kabata ang Muslim na kapos sa kaalamang Islam, gustong gusto sumali. Subhanallah. Dahil nabubuyo ng kabarkadahan na gustong gusto rin. Inaasam-asam, pinaka-inaasam-asam ang gabi ng GS Prom. Makikita nila doon yung mga crush nila. Allahu Akbar, subhanallah. Makikita nila doon yung mga gustong gusto nilang makita na dalaga or binata, subhanallah. Punto numero dos ng pangalawang tupiko. Paano nga ba mapapaligaw ang buhay kabataan sa gabi na iyan ng GS Prom? Alam ninyo, karamihan po sa kabataan ngayon, hindi lahat, ngunit karamihan, Muslim o hindi Muslim, kasama na Muslim. Ang focus po ng pamumuhay ng kabataan ay more on fun, play, amusement, gaming nights. Bihira kang makakita ng kabataan na seryoso. Bata pa lamang ay mayroon na siyang dakila na adhikain tungkol sa kanyang relihiyon. Lalo na ngayon na napakarami ng mga gadgets na umaagaw sa kamalayan ng kabataan. Bihira kang makakita ng kabataan na may dakilang pangarap para sa kanyang relihiyon. Karamihan sa kabataan ang kanyang pangarap ay fun, play, amusement. Subhanallah. Barkada. Good time. Good time na bad time. Boyfriend. Girlfriend. Walang focus to please the Almighty Allah. Mayroon pero ilan lang. Kukunti. Kukunti na rin po ang nagkakampanya para imulat ang kamalayan ng kabataan. Dahil lahat po busy. Pati naming mismo mga mangangaral sa Islam, busy-busy sa gadgets. FB, busy-busy, umaga, hapon, tanghali, gabi. Busy ang lahat sa Facebook, busy ang lahat sa YouTube, Messenger. Wala nang panahon ng magulang sa anak, wala nang panahon ng anak sa magulang. Lahat, magkakatabi sila sa lamesa, halimbawa kaysa bahay. Lahat may hawak, cellphone, tablet, laptop, Allahu Akbar. So lahat busy. Dahilan po dyan, mga kapatid, sa kapananampalataya, nawawala ang focus ng mga Muslim na maging busy sa pagbabasa ng Quran, magiging busy sa mga dagdag na ibada, maging busy sa mga dagdag na mga voluntary na prayers, mga ibada, mga pagsamba, ang nagiging focus ay iba. So dahilan sa iba ang nagiging focus ng kabataan, ano ang aasahan mo pagdating ng GS Prom? Saan ba nagmula itong GS Prom, kapatid? Ano ba ito? Ano bang origin nito? Saan ba ito nagmula? Paano ba ito nagmula? Saan yung naka-invento nito? Ito po ay nagmula 1930s o mas maaga pa, 1890s sa mga kanluraning bansa ng mga kafar. Hindi po ito nagmula sa mga Muslim. Nagsimula ito sa mga elite na mga colleges, mga anak ng mga mayayaman na nag-aaral sa college. Isinasabay nila ito noon sa mga dibo, birthday na pang-18 dibo ng mga kabataan. Isinasabay. At makikita mo gustong-gusto na makita ng magulang na mga kufar ang kanilang mga anak na dalagita na iniiskortan ng mga binatilyo sa gabing iyan. Allahu Akbar. At may makikita kang kamusliman mismo, Allahu Akbar, subhanallah, halos magkandara pa sa palengke, sinasamahan ng anak niya na ipamili ng gown, susuotin, at dadalin ng kanyang anak sa beauty shop
para tanggalin ang hijab at bigyan ng hairdo, make-upan, pasuotin ng mga gaw na kita ang dibdib kita ang likod. Wala kang makikita sa gabi na yan naka-hijab. Kung yung anak mo dati-rati naka-hijab kapag lumalabas, sa gabi na iyan. Subhanallah. Nakakuntudo makeup, lipstick, pabango, at walang hijab. So mga nanay, mga tatay, alistuhan po ninyo ang inyong mga anak sa gabi na iyan. Alamin niyo ng petsa. Anong petsa ng GS prom ng kanilang paaralan kung mayroon kang anak na junior o kaya senior sa high school. Alamin mo ang petsa ng kanilang GS prom. Tandaan niyo yung petsa na iyan. Huwag mong payagan ng anak mo. Ipaliwanag mo sa anak mo. Itong video na ito, papanoorin mo anak mo. Anak, panoorin mo itong video ng anak ko. Gano'ng kasama? Kasi kulang ang explanation ko sa iyo, anak. Hindi ko may ipaliwanag sa iyo. Ito na lang, anak. Panoorin mo ang video. Panoorin mo, anak. Isang oras lang, anak, kumupo ka, panoorin mo. Para magkaroon sila ng idea gaano kasama ang Valentine's Day, gaano kasama ang GS prom. At hindi po ito sa pilitan, hindi ito compulsory, hindi ito po pwedeng ipilit ng paaralan dahil lalabagin nila ang ordinansa, policy ng DepEd na bawal ipilit sa Muslim na estudyante anong labag sa kanilang pananampalataya. Dito nagtatag ang mga kanluraning bansa ng mga formal na sayawan sa gabi. Gabi, kung tawagin, GS prom. Ganap na ang pagiging dalaga ni dalagita. Ganap na raw ang pagiging binata ni binatilyo. Allahu Akbar, subhanallah. Ha? At ang masaklap pa nito, mga magulang mismo at mga guro mismo nagkakaisa upang iorganisa ang ganitong klaseng programa. Nahahatak sa mga dalaga at binata sa larangan ng illicit affairs at napagaya ang Muslim. Na impluensyahan si Muslim. Itong gabi na ito ay gabi ng paglapit sa zina. Mayroon kang makikita na mga anak pa ng mga ustads, mga anak pa ng alim, mga anak pa ng mga ulama, mga anak pa ng mga duat, mga nagdadawa, na ang kanilang mga anak mismo ay kasama sa mga pangunahin na nag-uorganisa ng ganitong gabi, gabi ng GS prom, na hindi alam ng mga magulang. Hindi alam ng mga magulang at mayroon pang ina na konsentedor na nanay, wala rin alam sa Islam. Siya mismo ang magdadala sa kanyang anak sa beauty shop para nang sa gayon ay make-upan, ayusin ang buhok, lipstickan, damitan para sa gabi ng GS prom. Subhanallah, subhanallah. Kung mayroon lang magdadala ng kamera, kamerahan yung mga bata, ipakita sa kanilang mga magulang, Allahu Akbar, subhanallah. Makikita ninyo, gano'ng katindi. Subhanallah. Dahilan po sa ang kabataan ay walang pagsusumikap, hindi lahat, marami. Walang pagsusumikap araw at gabi na mapalakas ang iman, lalo tigit ngayon na lumalakas ang gadgets na pamatay ng iman. Pagdating ng ganito mga events, Valentine's Day, GS prom, knockout ang kabataan. Dito mo makikita na kinakailangan talaga ng kabataang Muslim ang knowledge sa tumpak na kaalam ng Islam. Dahil hindi mo mapipigilan yung anak mo, magdadabog, magwawala yun. Pag hinarangan mo na sumali dyan sa GS prom, magwawala yung anak mo. Mag-aalimura pa yan. Subhanallah. Dahil hindi niya alam gano'ng kasama ang kanyang patutunguhan sa gabing iyan. Hindi niya alam gano'ng kasama.
na ang purpose nito ay dinidevelop ang kabataan ng mga kanluraning kultura upang nang sa gayon siya raw ay maging malaya na sa poder ng pakikialam ng magulang dahil siya raw na binatilyo ay ganap ng binata, siya raw na dalagita, ganap ng dalaga, na siya raw ay pwede nang tumayo. Malaya sa pakikialam ng mga magulang at ito ang kinopya ng kulturang Pilipino. Na naisalin naman sa kulturang kamusliman ng mga laking syudad. Subhanallah. Syudad ng mga hindi Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, dahilan sa kakapusan ng kaalaman sa Islam, nagiging mas mahalaga pa sa kabataang Muslim ang barkada kaysa sa sariling magulang. Mas mahalaga pa sa kamuslimang kabataan ang barkada kaysa sa Islam, kaysa sa kanyang relihiyon. Mas mahalaga pa ang barkada kaysa sa kanyang pananampalataya. Allahu Akbar, Subhanallah. At dahilan sa barkada, nabuyo ng barkada, sumali at inaasam-asam ang pagdating ng GS Prom. Nagets mo? Inaasam-asam? Pagdating ng petsa ng kanilang GS Prom, mayroon kang makikita na kabataan na naglalayas para huwag makita ng magulang anong susuotin niya sa gabi. Mawawala ng isang araw. Sasabihin na sa barkada, kaibigan, kamag-anak, yun pala ay magbibihis sa gabing iyan upang sumali sa GS Prom. Bantayan po ninyo, mga kapatid, bantayan po ninyo, mga nanay, mga tatay, ang inyong mga dalagita at mga binatilyo sa gabing iyan. Punto numero 3. Diinan natin. Bago po dumating ang gabi na iyan, na madalas po isinasabay nila sa February 14. Ito pong dalawang buwan na ito, February at saka March, dito po naglalaro yung petsa ng GS Prom. Somewhere. Sa February, lalo na sa February, napakarami sa February. Diyan sa February, marami po ang mauorganisa na GS Prom. Kaya mga nanay, mga tatay, inuulit-ulit natin maraming beses na hindi po ito compulsory, lalo't higit kung ikaw ay Muslim sa inyong mga anak. Hindi po ito compulsory. Hindi po pwedeng pilitin ang inyong mga anak na ipagawa sa kanila ang gawain po na labag sa ating relihiyon. Labag sa ating relihiyon ng inom ng alak, sayawan, inuman, kantahan, yakapan, baili, subhanallah, mixing of men and women. Mga bata yan, mga kabataan yan, mga mapupusok yan. Pwede madisgrasya ang inyong mga anak. Papunta sa immoralidad. Kaya bantayan ninyo ang inyong mga anak sa kanilang gagawin, huwag silang ibili ng mga kasuotang pang GS Prom. Huwag sila bigyan ng pang-contribute, ang laki pa ng kontribusyon. Sasabihin ng guru, o di mag-contribute ka na lang, Muslim. Pero wag ka sumali. Contribute ka na lang. Subhanallah. Di ganun din yun. Tinulungan mo rin. Sa pamagitan ng pera ng mga magulang mo, tinulungan mo yung event na bawal sa atin. Ibibili ng alak yun. Ibibili ng music and singing yun. Ibabayad. Ibabayad yun sa binyo. Ibabayad yun sa pagkain na hindi naman yun mga pagkain na halal. Mayroon dyan mga pagkain na haram. Yung pera na nanay mo, ibibili. Gagastusin. So, nakakontribute ka. Kasama ka sa kontribusyon. Kasama ka sa pagpromote ng isang gawain po na kapuot-puota sa paningin ng Allah. Huwag kang makigaya. Ulitin natin, diin na natin. Halos po paghuhubad ang susuotin ni dalaga. Kung dati-rati anak mo nakasuot long sleeve, nakahijab, baka nakanikab pa yung anak mo. Sarado, nakapantalon pa at nakamidyas pa. Wala kang makita. Sa gabi na yan po, halusubad. Kita ang buhok, nakamakeup ang muhok, mukha, nakalipstick, nakapabango. Kita ang likod, kita ang dibdib, kita ang benti. Anong ibig sabihin? Ito po ay haram. Bawal na mga ipakita na bahagi ng babae, katawan ng babae. Bawal sa atin na ating makita na mga bahagi ng katawan ng mga aurat kung tawagin. Ngunit sa gabing iyan, lantaran po na ipapakita.
At pinakamasaklap nito, sa gabing iyan ay marami po ang mga mabubuo na relasyong haram ng mga kabataan. Relasyong zina, relasyong illicit affair. Marami ang mabubuo sa gabi na iyan. Magiging magkalapit na si lalaki at ng kanyang crush. Pwede silang magsayaw. Pwede silang magkwentuhan. Mayroon pang humahantong sa madaling araw at mayroon pang humahantong sa motel. Kaya mga kapatid, mga nanay, mga tatay, at ganoon din mga kabataang Muslim, mga kapatid na kabataang Muslim, napakadali-dali po ngayon matuto ng Islam, napakadali-dali rin ngayon maligaw papuntang impyerno. Pagkadali-dali matuto ng Islam, ito lang ang gagalawin mo sa computer, dun sa keyboard. Ito lang ang gagalawin mo, ang dami mo nang matututunan na kaalaman. At ito rin lang ang gagalawin mo, pupwede kang matupok sa apoy. Maimpyerno. Napakadali-dali matuto ngayon. Napakadali ng mga website na kaiigiban ang kaalaman. Ngunit napakarami rin ang kaiigiban ng ikaiimpyerno mo. Yung games lang. Napakarami ng kabataang naligaw ng games. Idagdag mo pa mga porno. Allahu Akbar. Napakarami ng maliligaw na kabataan. Kaya sa ngayon, madali matuto ng Islam, madali rin matupok sa apoy. So ito ang napakalaking hamon sa kabataang Muslim, pati ng katandaang Muslim. Napakalaking hamon sa mga Muslim. Paano natin gagamitin ang teknolohiya na ito? 21st century na teknolohiya, paano natin gagamitin upang matulungan natin ang ating mga sarili na ating matuntun ang tama na pamumuhay na pagiging mahintatakotin sa Allah. Mga kabataan, tandaan ninyo, magdamag na sayawan. Humahantong sa madaling araw. Meron bang mga humahantong sa motel, lalo na kung itinapat nila na Valentine's Day, February 14, ang GS Prom. Ito raw ang gabi na ang dalagita'y magiging ganap na dalaga at ang binatili'y nagiging ganap na binata. Pwede nang sumabak sa buhay adult, buhay malaya sa poder at pakikialam ng mga magulang katulad na katulad ng kulturang kanluranin. Naginaya ng Pinoy, naginaya na rin ni Maranao, Taosug, Maguindanao, Yakan, Basilan, pati na si anak ng Arabo, nakigaya na rin. Allahu Akbar, napakarami na ang ililigaw, dahilan po sa ang Muslim, hindi natataniman ang kaalamang tumpak na panguntra. Kaalaman talaga ang panguntra. Kung magkasala ka man, dahil mayroon kang kaalaman, madali ka nakakabalik sa daan. Ngunit kung wala kang kaalaman, pag nagkamali ka, tuloy-tuloy ligaw. Ulitin ko, yung taong may kaalaman, kung lumihis man siya, agad nakakabalik. Dahil alam niya na ginawa niya mali. Ngunit sa tao na walang kaalaman, pag lumihis yan, tuloy-tuloy ang lihis. Dahil hindi niya alam paano bumalik at hindi niya alam na ang ginagawa niya mali. So therefore, ang bigay natin ng diin, mga kabataang kamusliman, ay kung papaano gagamitin ng inyong mga gadgets, inyong mga cellphone, inyong mga laptop, inyong mga tablets, paano gagamitin ang inyong social media sa pag-iigib ng kaalaman na ating proteksyon at siguridad upang huwag mabuyo ng mga gawaing ikatutupok sa apoy. Ipalayo nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil po sa wala ng oras, ubus ng oras natin, bilang pangwakas po na bahagi ng ating payo sa ating mga kabataan at mga magulang. Ulit natin. Pumasok na po ang season of Valentine's Day at ng season of GS Prom. Pumasok na. Marami na po ang mga paaralang nag-oorganisa ng GS Prom. Kung mayroon kayong anak na nasa junior o senior high school, bantayang mabuti. At kayo na mga kabataan po, huwag ninyong papanaigin anong gusto ninyong mangyari na alam ninyo na haram. Sundin ninyo ang ating relihiyon. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Quran. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Hadith. Huwag mong susundin ang buyo sa'yo ng barkada mong tutupukin sa apoy na kasama ka na tutupukin din sa apoy. Ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang programang Islam ang Solusyon. Napapakinggan sa impilang ito,
DWSS 1494 AM Radio tuwing araw po ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Live po ito sa YouTube. I-type mo lamang sa YouTube Salim Gimba February 8, 2020 o kaya Islam and Solution February 8, 2020 o kaya DWSS Radio February 8, 2020. Ang programa pong ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin eksklusibo ng Great Crescent Flower Corporation. Nawa gantimpalaan ng Allah ang ating sponsor ng pinakamataas na antas ng paraiso. Kasamang buong kamusliman na pamilya, mga mahal sa buhay at mga anak na kamusliman. Nawa ipalayo sila ng Allah sa anumang kapahamakan, ipalayo sila ng Allah sa anumang mga kalamidad dito sa mundo at ganun din sa kabilang buhay. Nawa igawad sa kanila ng Allah ang pinakamataas na antas ng paraiso, Jannatul Firdaus, the highest paradise ng walang pagtutuus. Allahumma amin. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gemba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o sugestyon, 0927-927-9000. Ulitin natin, 0927-927-9000 o kaya ay 0919-6943095. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك at muli po pagbati ng kapayapaan sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All entertainment all the time.